Magandang gabi, Gwyneth. Ikaw ang aking Lodi ngayong gabi. Binabati kita sa pagbibigay ng isang astig at sa iyong salita, sa alam na pinaghandaang talumpati. Sa pagkakaalam ko, supposedly this was your third speech. Kasi receiving feedback, yun dapat na speech mo. Pero hindi ko alam kung ano yung nangyari. Kasi baka mamaya, for the information of everyone, especially those that were not present yung past meeting, it was a caucus piece. Anyway, I will give my evaluation based na lang on your speech tonight and write off muna natin what was given on the previous meeting. So sa iyong talumpati ngayong gabi, hinahangaan ko ang pagkakaroon ang iyong content o yung tinatawag natin paksa na tinalakay mo sa iyong talumpati. You are like a breath of fresh air and your speech is like music to my ears. Sa tulad ng isang magaling na mga awit na pumipili ng kanta na naaangkop sa kanilang boses, nagawa mo yon. Ang iyong paksa, bumagay sa iyong boses, bumagay sa iyong edad, at relatable o nakaka-relate? Relatable sa ating lahat na naririto ngayong gabi. Yung paksa mo, although there are some serious points, nagawa mo siyang ipakita or ilahad sa aming lahat sa isang pamamaraan na positibo at kaaya-aya. To the point na it was so inspiring na itong mga bayani na binigyan mong buhay sa iyong talumpati ay talaga namang kahanga-hanga. Ngayon, isa rin sa aking hinangaan, well, partly hinangaan sa iyong speech ay ang iyong vocal variety. Ang vocal variety mo kasi bumagay ang iyong tinig, ang iyong boses sa kung ano ang iyong tinatalakay ngayong gabi. Subalit, mayroon lang mga parte na maaari mo pang mahasa or may improve sa mga susunod mo pang talumpati. Katulad ng paggamit or pagbagal sa mga salitang katulad ng nakakapagod ang pagpunta sa bukid. Maaari mo siyang ilahad ng nakakapagod kung saan gagamitin mo ang pagbagal sa mga salitang kailangan bagalan para mas ma-emphasize o mas maipahayag mo ng malinaw yung sinasabi mo o yung tinutukoy mo sa iyong talumpati. Kumbaga, ang vocal variety, kung ating tatagalog, ay indayog ng boses. Katulad nga ng isang mga awit, maaari mo itong maging powerful tool kung saan may emphasize mo yung mga key points or yung mga pangyayari sa iyong speech. Gayunpaman, kung meron akong mga bahagi na talaga namang aking na-enjoy or aking nagustuhang pakinggan, meron akong maaaring ilahad sa iyo na maaari mong gamitin sa iyong mga iba pang talumpati sa in the future. Katulad ng hand gestures. Ang paggamit ng hand gestures ay makakatulong ng malaki sa bawat speaker o sa bawat mananalumpati. Ito ay nagsasuggest ng movement kung saan ginagamit natin hindi lang ang ating kamay, maging ang ating ibang bahagi ng katawan, ang ating mukha, ang ating mata, o iba pang mga non-verbal cues na maaaring makatulong sa atin kung paano natin may papahayag ng mas malinaw or mabibigyan natin ng damdamin o emosyon ang mga bahagi ng ating talumpati. Ikalawang bahagi na maaari mo pa siyang ma-improve or malinang ay ang paggamit ng istorya sa iyong talumpati to make it more engaging. Although yung iyong paksa ay relatable to every one of us, it will be more engaging if you will inject a story kung saan inilalahad mo ang iyong paksa sa pamamagitan ng isang kwento. Halimbawa, yung naalala mo ang iyong tita, maaari mong isingit ang ilang dialogo
or isang pag-uusap between you and your tita habang nagkukwento ka, habang nagtatalumpag ka, maaari mong sabihin, naaalala ko ang aking tita na isang nurse. Nakita ko siya malungkot. At sinabi ko, tita, bakit ka malungkot? So it becomes part of the speech, ang yung kwento kung saan nag-uusap kayo ng iyong tita. And then, sa panghuli, you started strong. And you want to remain strong all throughout your speech para maging ang attention ng audience ay nasa sa iyo simula hanggang katapusan. How to make it that way is to provide a summary in the end of your speech. Maaari mong sabihin na sila ang aking mga naging bayani o ang tinuturing kong bayani. Ang aking tita, ang aking ina, at kung sino-sino pa. At maaari mong idugtong ang iyong tanong sa dulo ng iyong summary. That way, nagbibigay ka ng parang mapa or parang gabay sa mga nakikinig kung ano ang aming napakinggan. In such a way na pag-uwi namin, maaalala namin sa maaalala namin kung ano ang naging paksa ng iyong talumpati. Ganun pa man, binabati kita, Gwyneth, and I'm really looking forward to more of your speeches dahil from last week to this week, you keep on improving and you keep on amazing me. It's not like hindi ka na maituturing na isang newbie o isang baby ng ating pangkat. Isa ka na ngayong a force to reckon with, something to look forward to sa iyong speech. Magandang gabi po sa inyong lahat. And Gwyneth, good luck to your future speeches.